It's not always the customer is always right. Hindi always right yan. Right ng customer, may right. Tama yan, but hindi absolute yan. Kasi may mga ang tindahan din, mga restaurants din, may right naman din to protect their interest. Pag sinabing absolute kayo, Mark, kahit ano ang gagawing mga, ano, sa Bisaya pa, pakiglalis. Daog yun perminti ang customer. Yes. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi, yes, ang customer may right, but it's not absolute. May certain limitation din. Ba ang problema ng bayan, gaya ng mga uso ngayon na problema, yung pagpapalit ng logo ng mga iba't ibang ahensya, o ano ba yan? Hindi dinadamdam mo rin ba yan? Hindi dapat natin problemahin ang problema ng bayan. Mm. Dapat i-focus natin ang solusyon sa problema ng bayan. Yan! Yun ang dapat. Mukhang, ano yan ah? Ayos yan ah. So, okay, hindi dapat ang problemahin. Kailangan focus tayo sa solusyon sa problema. Yun ang dapat natin gawin for nation building. Yan. At syempre, yan yung ating tahak dito sa SMNI, Kuya Mark. For nation building, ano makatutulong sa gobyerno? So, paano po ba malalaman, Kuya Mark, ang legitimate online seller? There's no such thing as legitimate or illegitimate seller. Mm. Ma-online man yan or ma-personal man yan. Ang pag-uusapan natin ngayon, whether or not yung seller na yan is a registered, licensed seller, may permit ba yan o walang permit, naka-registered ba yan sa BIR, taxpayer ba yan o hindi. Bakit kailangan natin malaman yan? Kasi for example, may mga defective yung mga binibenta niya. Pwede natin siya i-demanda sa DTI kasi registered siya sa DTI. Or kung hindi, paano natin siya i-demanda? Mag-file natin ng kaso for estafa. But mas maganda sana kung legitimate siya or naka-registered siya, para at least pwede natin siya i-reklamo sa isang proper government agency. Thank you, Kuya Mark. Samantala, si Wenry ako naman, sabi niya, bumalik po ako sa mall ng isang damit pero hindi ko napansin na may sira pala ito. Bumalik ako sa mall pero they said, baka kasalanan daw niya. Baka siya raw nakasira. Hindi raw po ni-refund. Tama po ba ito, Kuya Mark? Kailangan kasi may proof ka na nung bumili ka ng isang damit, kailangan defective yun at the time ng bumili ka. Kasi kung sabihin mo na defective yun, nasira yan, baka nasira mo yan doon sa bahay na. So, kailangan, una pa lang, pagkita mo lang sa proper, sa damit na yan, kailangan bago mo bayaran, i-check mo muna. Baka may problema yan o hindi. Kasi kung uwi ka na sa bahay, tapos nasira pala yan. So, anong proof natin na sira yung damit na yan at the time na bumili ka ng isang damit? Ganun lang yan. Kasi basic yan. Kasi yung say, no return or exchange policy, kailangan write mo yan, bawal yung no return or exchange, bawal yan. But provided na yung binili mong damit or any property, kailangan defective yun at the time na binili mo ang isang property. Nawala na yung maxim, Kuya Mark, na the customer is always right sa ganung senaryo? Customer is always right naman, but of course, hindi naman absolute right. Mm. Certain may mga limitation din kasi ang nagbebenta din o ang tindahan, may right naman din. Kasi baka may mga abusadong mga customer dyan na sinasabi na itong damit sira. For example, may kumakain sa restaurant. Ito very basic to sa mga probinsya. Kumakain, busog na. Mm. After nung nabusog na, kumuha ng ipis, nilagay sa sabaw. Nireklamo, bakit may ipis to, pero busog ka na. So ano yan? Can you complain that sa isang government agency on the ground na yung restaurant niya may ipis yung sabaw? Paano naging ipis yan kung nilagyan mo ng ipis? So kailangan, you can complain provided na may proper evidence ka, may cause of action ka. Hindi man pwede na may mga abusado kasi mga customers. Mga the moves. Oh, mga ABC moves, 1-2-3 moves. Oy. Mga ganun. Pas-pas. Pagkatapos nabusog, nilagyan ng ipis ang sabaw para libre ang bayad. So, kailangan bantayan din natin yan kasi it's not always the customer is always right. Hindi always right yan. Right ng customer, may right. Tama yan, but hindi absolute yan kasi may mga ang tindahan din, mga restaurants din, may right naman din to protect their interest. Pag sinabing absolute, Kuya Mark, kahit ano ang gagawing mga, ano, sa Bisaya pa, pakiglalis. Mm. Daog yun perminti ang customer. Yes. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi, yes, ang customer may right, but it's not absolute. May certain limitation din. Alright.